Yo! So, bago po muna ang lahat, shoutout po muna tayo. So, shoutout po kay Arian, kay Alex Farmers ng Samar, tsaka kay Leo Kirimit ng Saudi Arabia, sa Damam. So, shoutout din po kay Provinciano Ako TV, at tsaka kay Hayar o Jayar Barameda Vlog. So, shoutout po sa inyo lahat. Yo! Guys, kakain tayo ng pares. Yan po, yan tayo kakain ng pares. Dyan, yan, yan, yan. So, paparking lang po tayo para makakain tayo ng pares ni tatay. Yo, yo, yo! So, pares time! Ano, ayun sa order ni tatay. Boys Pares! Kaya Pares? Magkano Pares? 40. Dalawa? Yan. Hindi tayo ng Pares kahit tayo. Kaya pangalan mo? Wilmar. Lang. Wilmar. Wilmar. Ah. Wilmar de Santos. So, harap. Si Kuya Wilbur pala may-ari ng nakapwesto dito sa Silang Bite sa may highway. Ha? Oh, vlog. Wilbur. Patagal na kayo pa pares dito? Patagal na kayo pa pares? Ako. Patagal na. Ah. Oo, oh, ayos ah. Pangalan mo? Yayan. Yan, yan. Mga bata pa sila mga nagpapares po. Ilan taon si Kuya Wilbur? 18. Ikaw? 19 ako. Okay. Pero ayos ah, mukhang pareho lang ah. Mukhang BBB's lang talaga, no? Sige po, kain tayo yan. Order natin. Yan. Pag gusto nyo manood ng vlog ko, saan lang? Sa panlasang amoy. Ang vlog. Eh, amoy palang ulam na. Yun, amoy palang ulam na. Ito, masarap talaga to. Yan. Ano pangalan ng vlog na? Panlasang amoy, yung pangalan. Panlasang amoy. Oh. Ah, sa Kadiwa. Pagkano kayo nun ang baka kinukuha nyo nun? Wala ko alam eh, yung business eh, yung mamamana eh. Baga kayo pumunta nun, no? Sa Kadiwa kasi. Oh, dami kasi dun, dami kasing mga mura din baka din. Pag dito kasi mahal na yun dyan sa palengke, no? So, yan. So, may kinukuha pala sila kuya ng baka din dun sa Kadiwa, dun sa binibilhan din natin. Kaya pwede ba magkano sa amin? Bali, 90 po. 90. Ayan. Pwede tayo. Okay na yan, salamat. Okay na pala. Ang ano nyo, ang pares nyo, 40. Tapos extra rice, 10. Tapos wala kayo, mami? Okay, ano. Magkano, mami? 30. 30 ang mami. Pag may rice, Aporti din, ganun din. Yun. Yun. So, dito tayo sa Silang. Natapos na natin kumain. I-interview natin sila kay Wilbur. Masarap, masarap yung pares nila. Sige, ya. Salamat, ha. Sige, tapos na tayo kumain. So, dun po sa kinainan natin dun sa Silang. Sa paresa nila Kuya Wilbur. Siguro doon po sa ano, sa pwesto nila. Kasi parang alam, pagkakaalam ko parang binabibenta lang sila. So mga magkaibigan. Tapos isa yata doon sa mga may-ari yung anak yata yung nasa may bandang gilid. Siguro nakakaano siya yata siya nakaka dalawa o tatlong kaldero yata isang araw kasi almost maghapon sila dun nakikita na napapansin ko magdumadaan ako dun so marami kumakain dun sa lugar nila sa pwesto nila ang kalkulado kung kita yun sa isang ano sa isang araw mga gross nila siguro mga ano more than 6k dalawa
Kaya napadaan po kami doon para kumain. So actually around 11 na kayo, mag-11 na sa tanghalian na. So pag umaga, napakadaming kumakain po doon sa pwesto nila. Mga bata po sila, nagpapares. So napakaganda pag halimbawa bata ka pa lang, businessman ka na, namulat na yung isipan mo sa pagbi-business. Parang pag kasi pag nakakaano ka na ng ano ng pera, nakakatanggap, nakakakawa ka na ng pera about sa kanilita mong business, parang kayo mo na mag-aral. Pero mali po yun. So ituloy pa rin natin yung pag-aaral natin kasi sa pag-aaral mas malaki yung opportunity pag nakatapos ng pag-aaral at saka may business ka. So yun ang magandaan yun. So set sila, siguro nakita ko kasi parang magkakaibigan sila eh na nagbabantay dun sa pwesto na yun. Yun lang, kaya dun po sa mga ano nagbibis ng pares, huwag po kayong panghinaan ng loob. Kailangan lang po talaga ng tiyaga dito sa bagana sa pagbibisis ng pares. Tiyaga at saka yung confident mo sa sarili mo na ginagawa mo to dahil para sa mga mahal mo sa buhay, sa iyo, at saka sa pamilya mo. So, encouragement lang dun. Kasi, yung kinukuha nila ng, ano, ng baka, dun din sa kinukuha namin sa adiwa. Kaya mura kasi dun. Mura kasi yung mga baka dun. Ang kilo ng baka dun, merong 260, 250. Yun po ay kamto, yata kamto, yata top round. May mga taba-taba na rin yun. Pero pwede rin po kayo dun bumili ng hiwalay na taba. Baka dun sa kaliwa. Nandun na po kasi lahat. Pagsakan po kasi yung palingkay na yan. Sa kaliwa ng Dasmarinas, Cavite. So napakamura na. Napakamura po ng mga karne dun. That time kasi, nagmamadali po kasi kami kumain. So nakalimutan ko itanong, dati ko mong gusto itanong nun kaya nung kaila kaya will po sa palsa nila. So, kapag kung magkakumunan nila sa isang araw, kung ilang kilo yung nagbibenta nila, nakalimutan ko kung paano siya nagsimula. Hindi ko po natanong yun, pero hayaan nyo sa susunod na magpunta natin doon, itatanong natin lahat sa kanila. So yun lang po. All pray na pagtiyagaan natin, pagsikapan natin tayo susuko. Kasi alam naman natin na pag may tiyaga, may hilata. So encourage dun sa mga business ng pares, tuloy lang, huwag kayong mapapagod. Kasi pag napagod kayo, ready nyo tayo. So yun lang po. Ngayon naman po, dahil baka this week, dapat nga ngayong Sabado dapat eh, magpapakain po tayo ng libre sa Paris. May nag-fix sa atin yung taga, may bumisig sa atin yung taga Batangas siya. So, gustong kumain ng Paris natin. Sige, may message ko siya pag halimbawa, magpapakain kami. Baka bukas, magluto kami ng libreng Paris pakain. Ang gagawin po namin, nakain muna sila. Pag magbabayad na sila, saan natin sasabihin libre. So, yun po ang plano natin. Hopefully this week magawa po natin. So God bless po sa inyong lahat. Palagi po tayong palagi ko pong nalangin na lahat na po na nag-business, alam nga na sa mga nagpapares, ingatan kami ng Lord po pala yung mga business nyo. God bless po sa inyong lahat.